guys, it's me, OFW ng Jordan. May tips ako, 14 years na akong OFW dito sa Jordan. Paano ba natin makuha ang... Andiyan na yung amo. Paano ba natin makuha ang tiwala ng amo nating babae? Madali lang naman, kailangan ba natin mag-magic? Kailangan ba natin duraan? Kasi yung iba eh, ganun eh, duraan yung... kailangan ba natin duraan yung ang tinitimplan? Kailangan ba natin mag-magic, mag-focus, magic-magic? Hindi po ganun. Madali lang naman kunin ang loob ng amo mong babae. Basta, maging mabuti ka lang sa kanya. Number one na tips ko ay... maging masunurin at maging mabait ka sa kanya. Kailangan mo lang sundin siya. Sundin ang lahat ng pinag-uutos niya. Huwag kang umangal sa mga utos niya dahil yun naman talaga ang trabaho natin. Pumunta tayo dito para sumunod sa utos. Sinisulduhan tayo para sumunod sa utos. At number two, huwag mo siyang sapawan. Kailangan siya ang laging mataas. Huwag na huwag mong sasapawan ang amo mong babae. Kailangan lagi siyang tama, kahit hindi naman. Kailangan mo siyang sang-ayunan sa lahat ng gusto niya. Lalo na pag huwag mo siyang sapawan na, alam ba, maganda ang buhok mo. Maganda ang buhok talaga. Yun talaga sample. Alimbawa, sexy ka. Lalo na maganda ka, sexy ka. Huwag ka nang magpaganda. Huwag ka nang magpaganda sa harap nila. Huwag ka nang magpa-sexy sa harap nila. Isuot mo, magsuot ka ng tama. Magsuot ka ng tama sa harap nila. Gawin mo ng tama ang trabaho mo. At number three, kung may kailangan ka, huwag na huwag kang lalapit sa lalaki. Kailangan sa kanya ka lumapit, sa babae. Kung may gusto ka, halimbawa, may gusto kang kainin, may gusto kang kung ano mang gusto mo, sa babae ka magsabi, huwag na huwag kang maging malapit ang loob mo sa lalaki. Kasi number one na silosa ang mga babae. Napakasilosa nila. Sobra, as in. Alam mo yun kasi, paano ko nalaman? Kasi may mga kasama na ako dito na magaganda ang forma ng puwet. Puwet talaga. Magaganda ang forma ng puwet. Yung hubog ng katawan nila maganda. Never na nagustuhan ng amo kong babae ang mga ganun kasi naaakit yung mga lalaki sa mga ganung hubog kasi nga siyempre ang mga babae dito ibalot na balot, di ba? Tapos makakita yung asawa nila na magandang hubog ng katawan. So, ando doon yung selos. Ando doon yun ng parang ayaw nila doon sa katulong na yun kasi nga sexy. O di ba? Kasi nalaman ko yan kasi kukuha ng katulong yung anak ng amo ko. Ayaw. Ayaw na ayaw niya yung kita ang katulad nung kasama ko dati si Itim. Hindi naman siya maganda, hindi naman siya kagandahan. Pero maganda ang hubog ng katawan niya. Ayaw daw niya ng ganun. Ayaw daw ng amo kong anak ng amo ko na ganun ang forma ng katawan. Ayaw nung mas bata, mas sexy. Ayaw nila kasi nasasapawan sila. Ayaw na ayaw silang nasasapawan sila. Ganun. At saka number four, kailangan mo may sense of humor ka. Yung hindi ka na pwedeng utusan, hindi mo na kailangan utusan ka pa para lang, lalo na pag wala sila. Kailangan mong gawin ang obligasyon mo kahit wala sila. Kasi meron talaga na mga OFW na katulad ko, lalo na yung ibang lahi, na gusto nila, kahit na Pinoy, gusto nila nakikita yung ginagawa nila. Gusto nila, pag andyan yung amo, doon lang sila nagtatrabaho. Yung pag wala sila, ipapetik-petik lang sila sa trabaho. Ayaw na ayaw noon, ayaw na ayaw ng mga babae yon na papetik-petik lang sa trabaho, yung hindi maaasahan sa trabaho. At saka number 5, yung tiwala mo. Yung tiwala, alimbawa, pag may nakita kang alam mo yun kasi minsan may mga babae na mahilig silang mag